Hello guys, so this is Elmer. I'm a network engineer and I have certifications. So my field of expertise is providing Wi-Fi network and creating solutions for the customers that are having issue with their home network, enterprise network, and corporate network. So meron po tayong mga solution na sa Datacom services. So I have different routing designs and network design, routing protocols, and anything na gusto nyong pwede nating solusyonan sa network nyo, sa bahay, sa enterprise, or sa ano, mapawireless, mapawired, yun yung capability natin. So that's Elmer Shacks Network. So for this video, we'll be talking about sa Globe Internet Service Provider, yung bagong kaka-install ko lang na connection. Meron siyang modem na Huawei 5V5 na modem. So yun, background lang, nagpakabit na ako ng pangatlong internet connection, internet service provider sa bahay. Kasi yung network natin ngayon or yung internet connectivity plays a very important role sa online learning, sa trabaho, tsaka sa games. So yun, yung mga subscriber ko kasi sa bahay is mga VIP yun. So kailangan ko talaga ng tatlong internet connection. Okay, so for this video, we'll be talking about the Globe HG814 5B5 modem. So nakakonect yung laptop ko ngayon, punta lang tayo sa browser. Tapos, on the browser, 192.168.254.254. Ayun, you will be redirected sa Globe Modem GUI or Graphic User Interface. So, ito, napaka-default. So, nakakita nyo ng Globe at Home. Tapos, dito, device type, yung H5V version 2. So, ito pala ay Huawei equipment. Meron din kasi akong previous Globe na currently yung modem ko is Fiber Home. Itong bagong connection ko, naka Huawei na po siya. Tapos, ito lang. Yung mga importante dito, system uptime. Oh, yun. Yung time mo, tingnan nyo yung system time. So, hindi naka-configure yung NTP, Network Timing Protocol, dito ng maayos. Tapos yan yung LAN. Kaya LAN info, dito ka 192.168.254.254. Yan po yung modem interface nyo. Okay? Tapos sa ONU, ano naman yung kailangan yung silipin dito is yung kung meron kayong internet, ito yung sisilipin nyo. Kung nag-red yung LOS nyo or lost of signal, ito dapat naka-down rin yan. Okay? Tapos, dito sa RX power, ibig sabihin yung natatanggap nyong power galing from OLT, currently, negative 21 dBm yung reading. So, kung lalagpas na yan ng negative 25 above, yun, magkakaroon na kayo ng blinking phone, sometimes red na yung LOS o lost of signal. Tapos, maka-down na yun. Okay? So, dito naman sa transceiver temperature and 54 degrees Celsius. So dito sa IPv4 information, dito mo makikita na yung internet or yung internet connectivity mo naka-connected siya. So ibig sabihin up yung connection mo sa modem. So wala kang problema. Yung VoIP naman is ito po yung voice or yung telephone bundle or landline. So dapat naka-connected din siya. Okay, yan yung IP address. So, kung nakikita nyo, 10.series, ibig sabihin, utilizing private IP address sa modem. Si 100 series naman is, ano yung 100 series? Kung maalala nyo yung IP classes, so yan. So, yan. Yun, currently, naka-DHCP, so naka-IPoE yan. So, currently, isa lang yung user device information. Dito mo makikita
yung device kung ilan yung nakakonect currently sa modem mo. Kung marami yan, ito, distop to eh. So, ito yung nakakonect ko. Naka-wireless siya, so SSID 5. Tsaka naka-online. Kung i-disconnect ko yan, mag-offline yung status ng device. Ganon siya ka ganda nitong modem na to kasi nakikita niya yung device status kung buhay pa ba. Tsaka ano. So 12 minutes ago, nakakonect na yung PC ko. So that's the basic. So punta tayo sa setup. So meron tayong user, tapos tattoo, at home. Yan yung default na binibigay ni Globe dun sa ilalim ng modem. So, first things first is yun. Ito, makikita, oh, internet. So, green. So, ibig sabihin, okay yung internet. Tapos, yung wifi configuration, reset, USB, wired device, phones. And ano. So, ibig sabihin, naka-green. So, ito, naka-blue, di ba? So, try ko, i-connect ko yung cellphone ko dito sa wifi kung magi-green na siya. Kung connect ako, naplang ako ng signal. So, try natin i-connect kung mag-green yan. Dapat okay yan, diba? So, wait lang guys. Okay, so searching. So, na-encode ko na to, no? So, one-click diagnostic. Napakaganda pala ng feature. Kasi first time kong mag-handle ng modem na to. System info. Device info, serial number, yung ONT, outage, system time, you know. WLAN information, or wide area network information. So, yun. Yan yung information. So, check ko lang. So, ulit tayo sa bahay, sa homepage. Yung once na mag-login, yan. I-connect ko na ha. So, connecting. Now, connected. So, i-refresh ko lang. So, meron akong connected. Oh, two device na yung connected. So, wired, naka-green. Phones, naka-green. Okay. So, dalawa na. So, system info. Optical information. Dito ka sa optical. So, yan. Yan pala yung meron palang reference value. Ito yung kagandahan ng 5v5 kasi optical sending, yun, automatic. Ito yung current value, yung negative 21. So, within range lang siya. Kung negative 27 above pala, dyan nagkakaroon ka na ng loss of signal or yung paputol-putol na yung internet mo. Okay? So, within, ano naman. Tapos, dito, user device information. Dito na yung ano ko, dalawang device, yung self PC tsaka yung cellphone. To service provisioning, VoIP, WLAN information. So dito ka sa WLAN information. Kasi pwede ka mag-configure dito. So channel 8. So configured. Oh. So dito, first things first guys, you need to change the user and the tattoo admin tattoo at home na password. Okay, so manage, punta ka dito sa system management. So user, dito ka sa, tapos account management, dito tattoo at home, di ba? Ito yung first na first mong i-change. Bakit? Diyan nakasalala yung configuration ng wifi mo. Pag hindi mo yan i-change, nako, yari ka. Kahit ako, pag nakalagin ako sa ano, i-change ko yung ano nyo, wala na, tabla na. Pwede ko nang mag-edit. Ilalock ko na to sa account ko. Okay, so babaguhin natin yan. Ito yung pinaka-first rule. Change the password of the user account sa modem nyo. Okay, click apply. So, password change, successful. So, step number one, change the user password. Hindi na siya dapat tattoo at home. Okay? So, yun lang. After that changing, dito ka na sa WLAN. So, WLAN basic. Dito sa configuration, WLAN basic. Tapos, yan. Kung gusto nyong ito kasi WLAN
2.4 basic, no? So, ito yung babaguhin natin. Ano na natin to? I-disable na natin yung 2.4. So, yun. Ito, pag-change, for example, Elmer Shocks 2023. Ah, hindi lang. 0x66. So, ganun lang. I-change ko 0x66. Tap, yung 2.4 ha. Tapos, ito. Change ko rin yung password. Apply. So, once mag-ano niyan, machi-change na yan. So, ano na siya. Mapuputol ka. So, itong advanced, dito ka mag-select ng power. So, pwede mo kasing hinaan yung, ano, kung maliit lang yung bahay nyo, pwede nyo hinaan yung power ng wifi. Tapos, channel, much better na mag-set kayo, mag-scan kayo para ma-check nyo kung ano yung available, ano yung walang gumagamit. Dito naman sa 5G basic, ito yung merong underscore na wifi name. So, once na i-change nyo, since nakakonek ako sa 5G ngayon, i-change ko to, mapuputol ako. So, much better na later ko na lang siya i-change. So, ganun lang pag-change. Ito sa 2.4, ito sa 5G basic. Okay? Tapos, automatic wifi shutdown. So, maganda to. Meron na palang wifi shutdown. Kung gusto nyo patayin yung wifi around 10 PM hanggang 4 AM, pwede nyo siyang i-enable. Para at least, makaya ng mga bata na i-control. So, Wi-Fi coverage management. So, yun. Synchronized daw. So, meron sila palang bago. Wi-Fi management system. Okay? So, yun lang yung gagawin natin ngayon. I-change lang natin yung Wi-Fi name from basic. Naging 0x66 na siya. Tapos, 32. Yung enable. Change na rin natin yung password para at least bago na. Alright? So, kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like and share na lang para dito sa Globe Prepaid, Globe Only Fiber. Maraming salamat. Pa-like and subscribe sa YouTube channel natin para mag-grow tayo. Maraming salamat. See ya. Log out.